So siya na ang maging future model ng Box Plus Mabian. Ito siya. Eto na naman sila. Nung mag-vlog talaga ako sa rooftop dito, sasama talaga sila. Welcome back again mga sir. This is OX. Back again with another video. So sa video na to, magandang topic to promise sa inyo. Pinakaiba ng mga materials ng horn o yung type ng horn na ginagamit sa ng mga compression drivers. So ito po siya. Una is yung plastic molded na horn o yung parang basic horn na yung ginagamit ng mga pambahay, ganun. Or iba, yung pro nga gumagamit pa minsan ng mga ganito eh. Yung mga plastic molded horn or yung generic horn ang tawagin. And then meron rin tayong natawag na casting horn or gawa sa cast iron na horn. Ayan. Medyo ano to ng may kabigatan ng konti. Kasi siyempre yun alam natin na sa cast iron. Ano ka ng daman? And then, yung line array or waveguide horn. Ito yung karamihan na ginagamit sa mga line array. In physical appearance, mas mahaba yung throat ng line array or waveguide horn. Kasi pagkakalam ko kung mas mahaba yung throat is mas compressed yung tunog. Eh. And then, mas malayo yung tapon. Ito mga generic horn na, pero may mga adapter po yan na ginagamit na para humaba yung throat ng horn. And then syempre yung diameter ito, sinusukat ito nyo sa inches kung ilang diameter yung butas ng throat. So in summary, yung pagkakala po na tunog ng line array or waveguide horn is mas malayo po yung tapon nito or long range. And then parang nanonood sa tenga kung masyado kang malapit. Okay, hindi advisable na pakinggan sa malapit. Ito lang yung napapansin ko dito. And then mas magaganda siya kung sa malayo pakinggan. And then yung casting horn, pansin ko na dito yung tunog niya is mas ano siya, mas crisper or parang breading mix lang. Mas maganda yung kalansing ng high frequency kasi nagba-vibrate yung casting iron. Kaya mas maganda yung pakinggan yung mga instruments and lalo na yung mga high frequencies. Ito naman yung generic horn is siyempre kung generic horn yung ginagamit natin, medyo generic rin yung tunog niya. Pero wala pa akong idea kasi sa video na to, dito pa natin malalaman kung ano talaga yung pinagkaiba ng tunog ng iba't ibang klaseng horn. So yung gagamitin natin ng amplifier is yung class D na mini amplifier. So huwag kayong magdududa dito, malakas to. Then yung kay Broadway na compression driver, which is yung 350 watts. Ito yung ginamit ko kasi one size fits most to eh. Ayan, parang kasya lahat dito. Ito marami ng butas, marami ng pinagdaanan na frequency driver. Yung 1000 watts, 600, and then yung 300, yung dalawang butas na yung ginamit ko. And then syempre, sa waveguide horn, pwede dito, apat, and then pwede rin dalawa. So kasya lahat to, titesting natin. And then sa capacitor, ito, yung 3.3 microfarad, 250 volts. 3.3 microfarads para may konting ano siya, may konting bosses or high mids yung kung tawagin. Para mas hindi naman masyadong sala yung tunog niya kung 1.5 kasi yung gamitin natin. So ayan, demo na natin or sound test na natin kung yung pinakaiba. Sa malapit, ayan, yung motor may nga yung mga open pipe kasi dito. And then sa malayo. So, natawagin doon. Let's go. So yung una natin i-testing is yung generic plastic molded horn. So kapitan natin dito yung plastic. So ito yung una natin i-testing. So for the rolls, ito yung question niya. Yung settings is dapat ito. Nang nakagitna yung treble, sarado yung bass. Yung volume natin is kalate. Hindi natin yung galagalawin. Ayan. May konting humming siya. And then, nakafix po yan yung lugar niyan. Dito natin nilalagay yung camera. Sabihin natin mga 2.5 meters or 3 meters dito. Ayan. Yung una, ito, dito. And then, yung pangalawa is dito mga 1 meter apart. O yung unahin natin yung 1 meter. And then, yung 3 meters. Ayan. Para malaman natin yung tunog talaga. So, yan yung una natin. Next, casting and yung waveguide. Unang tugtog is peak noise. Pangalawa is may tracks na may maraming high frequencies. And then, syempre, yung lastly is yung pinakapaborito nating soundcheck is
Alam naman siguro. Some says love. Parang ganun. So ayun sa ating pink noise test, mas high SPL or mas malakas pakinggan yung naka-line array waveguide. Compare natin sa mga ibang horn na tines natin dito. And then syempre yung mas malinis naman pakinggan yung naka-casting, parang na-neutralize niya yung harshness ng tunog ng mga high frequencies. Mas maganda yung tunog or quality ng ng naka-casting. So sa pangalawa nating test, ramdam talaga or pansin talaga natin na mas malakas talaga pakinggan yung mga mas mahabang throat na horn o yung naka-line array waveguide na horn. Pero ma-reproduce natin yan sa casting horn kung mas mahaba rin yung horn niya or yung yung throat niya. Yan lang yung isa sigurong upgrade para makakasabay siya sa line array waveguide. Pero sa quality, mas malinis talaga pakinggan yung naka-casting horn. So for our last test or yung range test, mas lamang yung mas mahabang throat na horn or yung line array waveguide horn. Yun nga lang, parang yung tunog niya is parang siya, parang mas yung dispersion niya or in degrees, parang mas malawak yung mga ordinary horn. Yung sa waveguide horn naman is parang directional talaga siya or makitid yung degrees na nilalabasan ng kanyang ng tunog. Pero concentrated yung tunog niya or high SPL siya kahit sa malayo. So ayun mga sir, yung aking konting experiment or pag-differentiate ng iba't ibang klaseng horn. Yan, iba't ibang klase, tatlong klase lang pala yun. Kita-kits sa sunod ng mga video mga sir.